pagsuluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po'y ating kasama na nagdidiwang ng kanilang World Teachers Day celebration, ang Santo Tomas Academy. Palakpakan po natin sila, mga teachers. Salamat po sa inyong paglilingkod. At ganoon din po, kasama po natin ngayon si Father Bernard Anuta. Isa po ay taga San Agustin Parish, Paranaque. May kasama po mga apostolada ng panalangin. Palakpakan po natin sila. Welcome po sa inyo dito po sa Parish and National Shrine of Saint Padre Pio. Kaya naman, sa ating misa ngayon, ating itataas sa Panginoong Diyos. Una, hilingin natin na pagkalooban ng mga guro, ng karunungan na mula sa ating Panginoong Diyos, lakas ng kanilang pangangatawan, at ganoon din sa kanilang pamilya at ang lahat pong naririto sa inyong mga personal na kahilingan sa tulong at panalangin ni Santo Padre Pio. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Pagsisihan ang lahat ng ating mga nagawang kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal ni Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang iyo nawang kagandahang loob ay manguna at sumubaybay sa aming pamumuhay ngayon at araw-araw upang kami itaguyod sa paninindigang gumawa ng kabutihan sa pamagitan ni Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Galacia. Mga kapatid, nasusulat na si Abraham ay nagkaanak ng dalawang lalaki. Sa alipin ng isa, ang isa'y sa malaya. Ang anak niya sa alipin ay ipinanganak ayon sa karaniwang pangyayari. Ngunit ang anak sa malaya ay bunga ng pangako ng Diyos. Ito ay isang talinghaga. Larawan ng dalawang tipan ang dalawang babae. Ang isa'y ang tipan sa bundok ng Sinai na kinakatawan ni Agar at ng kanyang mga anak na pawang alipin. Ngunit ang Jerusalem na nasa langit ay malaya at siya ang ating ina ayon sa kasulatan. Magsaya ka o babaeng hindi nagkaanak. Humiyaw ka dahil sa kagalakan. Ikaw na di nakaranas ng pagdaramdam sa panganganak. Sapagkat higit na marami ang anak ng babaeng nangungulila kaysa babaeng may asawa. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo anak ng alipin, kundi ng malaya. Pinalaya tayo ni Kristo upang manatiling malaya. Magpakatatag nga kayo at huwag nang paalipin uli. Ang salita ng Diyos.
Salmong tugunan, ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Dapat na magpuri ang mga alipin. Ang ngalan ng Poon ay dapat purihin. Ang kanyang pangalan ay papurihan, magmula ngayon, magpakailanman. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Buhat sa silangan hanggang sa kanluran, ang ngalan ng Poon pupurihing tunay. Siya'y maghahari sa lahat ng bansa, lampas pa sa langit ang pagkadakila. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Walang makatulad ang Panginoon Diyos. Nasa kalangitan doon naluluklok. Buhat sa itaas siya'y tumutunghay, ang lupa at langit kanyang minamasdan. Mula sa alabok ang mga mahirap, sa pagkagulami ay itinataas. Ngalan ng Diyos ay idangal, ngayon at magpakailanman. Magsitayo po ang lahat. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, "Napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipakikita sa kanila maliban sa palatandaang inilirawan ng nangyari kay Hunas. Kung paanong naging isang palatandaan si Hunas sa mga taga-Ninibe, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng Tibog laban sa lahing ito at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan. Sapagkat nanggaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninibe laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan. Sapagkat nagsisi sila dahil sa pangaral ni Hunas, ngunit higit na di hamak kay Hunas ang naririto." Mga minamahal na mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Muli po, magandang umaga sa inyong lahat. Atin munang palakpakan, purihin ang ating Panginoong Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ganun din ang ating minamahal na patron na laging tagapamagitan ng ating mga dasal, yung mga may sakit, yung may mga special na hinihiling sa Panginoong Diyos sa tulong ni Padre Pio. Palakpakan natin, Santo Padre Pio. At muli, lagi po kayong welcome sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Mga minamahal na mga kapatid, sabi ni Jesus, ano pang tanda ang inyong hihilingin para patunayang mahal ka ng Diyos? No? Ano pang sign sa Diyos ang iyong hinihiling para sabihin sa iyong mahal ka niya? Ano pang
tanda ang iyong hinihiling, parang patunayan mo na talagang si Jesus ay Diyos. No? Ano pang tanda ang iyong hihilingin? Ang lahat ay halos ay hayaga na sa atin sa panahon ngayon. No? Kaya sabi sa ating napakinggang pagbasa, pag dumating ang paghuhukom, no? Ang sabi ay titindig ang mga taga-Ninibe sa ating kapanahunan. No? Bakit? Sapagkat noong panahon nila, nung si Jonas ay mangaral sa mga tao na kayo'y magsisi, kayo'y magbalik loob sa Diyos, anong ginawa ng mga tao? Nagdamit ng sako. Kahit mga hayop ay nagpasting. No? Pati hari bumaba sa kanyang trono at naupo sa abo bilang tanda na sila'y nagsisisi sapagkat si Jonas ay nangangaral sa kanila. Magbago na kayo, magbalik loob na kayo sapagkat gugunawin ang lugar na ito. No? Ang mga tao'y natakot, ang mga tao'y nagsisi sa pangangaral ni Jonas. No? Nagbalik loob sila. No? Katulad din ng reyna ng Timog, ang sabi ay, siya galing pa sa buong dako ng mundo at nung para pakinggan ang karunungan, ang wisdom ni Solomon. Pero sabi ngayon, higit ang karunungang inyong naririnig mula kay Jesus. Bakit ayaw niyong magbago? Bakit ayaw niyong magsisi? Bakit ayaw niyong magbalik loob? Bakit kayo'y matigas ang ulo? Bakit kayo'y walang pakialam sa kasalanan? No? At bakit sa ating kapanahunan, ang tao sinasanay ang kanyang kaluluwang masama? No? Dahil isipin niya, ako na may buhay, edi okay lamang na ang aking kaluluway masama. No? Sa ating kapanahunan, mga minamahal na mga kapatid, ang Diyos ay hayaga ng nagsasabi sa iyo, anak, sa dami na lang ipinagkaloob ko sa iyo na biyaya, anong iyong respond? Anong iyong tugon? No? Mahal ka ng Diyos, kaya aantayin ng Panginoon, anong iyong tugon? Anong iyong balik sa pag-ibig na ito sa iyo ng Diyos na ipinagkakaloob sa iyo araw-araw? Tandaan natin, tayo'y mahal ng Diyos na sobra. Kaya aayaw talaga niya na sa huling araw ng iyong buhay, eh ikaw ay sa impyerno pupunta. Ang Diyos ay hindi rin papayagi na siya'y madadaig ng kasamaan. Kaya ang Diyos, lagi yung gagawa ng paraan sa iyo. Pe-personaling ka niyan, magbago ka lamang. Magbalik loob ka lamang. Ang Diyos ay gagawa ng napakaraming pamamaraan sa buhay mo. Magsisi ka lamang. Magbalik loob ka lamang. Yun nga lamang, lagi ko pong sinasabi yan, pag ang Diyos ay gumawa ng paraan para ikay magbait at magsisi at magbalik loob, ay masakit-sakit yan. Medyo mahirap-hirap yung unawain. No? Pag ang Diyos nang gumawa ng paraan, minsan talagang yan ay may mga, yan ay yung mga panahong nung una'y aayaw mong sumimba, aba, pag ang Diyos ang nagpasimba sa iyo. Ang isang oras, sasabihin mo nung una, sabihin mo, ano gang haba ng misa? Isang oras. Ang haba naman ng kanta ng papuri. May mga nakausap po akong ganyan, Father, ba't ang haba ng kanta ng papuri? Ang haba daw ng misa pagkalinggo, no? Sabi ko, pero pag ang Diyos ay nangusap sa iyo, ang isang oras sa simbahan, kulang na kulang yan. Sa iyong sasabihin sa Diyos. Yung dating ikay aayaw lumuhod, sabi mo, ang dami mong dahilan, sasabihin ko sa iyo, ang isang oras sa pagluhod, kulang na kulang. Pag ikaw ay pinababait ng Diyos. Bakit? Ito na yung panahong marami na siyang gagamitin sa iyo.
events sa buhay mo na hindi mo ine-expect, no? Hindi mo inaasahan, no? Kaya, mga minamahal na mga kapatid, kaya sabi dito mula kay San Lucas, no? Ang tao, ngayon narin ngayon sa ating kapanahunan ngayon, ano? Tayo alam natin ang masama, mabuti, at dapat ang desisyon lagi natin sa buhay ay mabuti, no? Dapat alam mo na ang consequence lahat ng gagawin mo, no? Alam mo ang mangyayari sa iyo. Kaya, nawa, sanayin ninyo ang inyong kaluluwang laging nasa estado ng biyaya ng Diyos. Huwag niyong hayaan na ikaw ay laging nasa mabibigat na pagkakasala. Baka diyan ka abutan. No? Huwag mong hayaan na ang iyong ginagawang kasalanan ay parang patuloy-tuloy lamang, normal. Parang ikaw at ang demonyo ay magkaibigan na. No? Huwag niyong sasanayin ang inyong sarili diyan. Dahil baka diyan ka abutan sa gayang pagkakataon ng buhay mo. Kaya muli, mga minamahal na mga kapatid, ano, ang paalaala sa atin ng pagbasa ngayon, lalo gitnang mabuting balita, ano, ating laging pakinggan si Jesus. Wala na tayong pang dapat na tandang hingin sa Panginoon sapagkat ang lahat ay hayagan na na ipinagkakaloob sa iyo. Hayagan ng ibinibigay sa iyo. Hayagan ng ipinagkakaloob sa iyo ang maraming biyaya para ikaw ay magkaroon ng buhay na kaaya-aya at ganap. Kaya inyong hilingin kay Padre Pio na nawa, laging punong-puno ka ng biyaya, maging punong-puno lagi ng pangunawa, mga biyaya, at nawa, mahagip mo ang mga ipinararating sa iyo ng Diyos para ikay magbago. Yan po ang minsan ang mahirap sa tao. Hindi niya mahagip, hindi niya maunawaan na ang mga ginagamit na ng Diyos sa kanya ay para sa'y magbait. Kaya, ang unang wave, medyo masakit-sakit, hindi mo nahagip, para kayong magbagong buhay, para kayong magbalik loob. May second wave yan. Masakit-sakit na yan. Third wave yan. Hanggang sa maunawaan mo na dapat pala ay minsan segundo na lamang ang natitira sa buhay ng tao para lang niyang mahagip na siya'y mahal ng Diyos. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lang po sa buslo. Tayo pong lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong ating paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming mga panalangin na sumasaliw sa aming paghahain upang sa ginaganap naming pagdiriwang kami makatawid sa kaluwalhatian sa pamagitan ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag, kahit na ito'y walang anumang maidaragdag, sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang, ay kami ring iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal. Kaya, kaisa ng mga anghel, narigisi-awit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka po, may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan. Inaratilan ang lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak. Sa pilay'y nagpalakad at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng lahat ng kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagatihati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito't inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo't para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Manatili po tayong nakaluhod. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami ay iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalusalo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Gilbert na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birhing Maria na ina ng Diyos, ni San Jose na kaniyang kalinis-linisang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo.
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Awitin natin ang Ama namin. Amin kami ay adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kahamakan, samantalang aming pinananabigan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway lagi pong sumainyong lahat. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, manatili pong nakatayo ng may paggalang. Narito ang ating Panginoon, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang inanyayahan sa banal na piging na ito. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thank you.
Second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambanan ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiosis ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ngayon kami iyong pinapakinabang sa katawat dugong banal, iniluluhog namin sa dakila mong kabutihan sa lahat na kami gawin mong kasalo sa iyong buhay sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Padre Pio, taga Pietrelcina, monghing banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Banggitin ang tahimik ang mga personal na kahilingan. Di mang karapat-dapat, kami po ay pagbigyan. Bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiiwas sa kasalanan. Lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan. Puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po'y magsiupo para sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, bilang paghahanda ng pambansang dambana sa isang espesyal na pagdiriwang ngayong Enero, tayo po ay magkakaroon ng Dinner for a Cause sa darating na December 10.
Mayroon po tayong ibinibentang tiket sa halagang 2,500 piso lamang. Kalakip na po nito ang mini-concert ni Mitoy Yunting at ng kanyang banda. Gayon din ang iba't ibang natatanging mga awit kasama ang ilang pari ng Arcidiocese ng Lipa. Halina't suportahan ang gawain ito. Makipag-ugnayan sa opisina at pamisahan para sa mga tiket at iba pang detalye. Mayroon din pong available na tiket sa bandang likuran at gilid ng ating simbahan. Ikatlo, bahagi ng pagdiriwang ng buwan ng Santo Rosario, tayo po ay sama-samang magdarasal at magpagninilay sa mga misteryo nito. Ngayong darating na October 18, sa ganap ni 9 ng umaga, kayo pong lahat, lalo't higit ang mga kabataan, ay inaanyayahan. Ang susunod pong misa ay sa ganap na 12 ng tanghali. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating simbahan. Magsitayo pong lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na paglalangin, sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya, ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, mga imahin, mga dasalan na nagpapaalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin, upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nawa nila ang kabanal at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggang. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat na masama. Amen. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan ngayon at kung kami mamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. At pagpalaing kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Ang banal na misa ay inialay na humayo kayong sa pag-ibig at kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.